经，在我脑海里，你的身影挥散不去。握你的双手，感觉你的温柔，真的有点透不过气。你的天真，我想珍惜。看到你受委屈，我会伤心。Balik na ako sa kwarto ko. Pauwi na rin ako. Pakisabi na lang kay Lay. Sige, makakarating. Shots, sir. Kailangan na namin umuwi ni Lay. Baka naman, pwedeng mamaya na lang. Kung gusto niya, ipapahatid ko na lang kayo sa driver. Sige. Siya nga pala nagkita kami ni Tao Ming si kanina sa labas. Sabi niya, uuwi na rin siya. Si Asa talaga. Siguro nahiya sa nangyari kagabi. Alam mo, buong gabi, magkayakap kami. Nahiya siya pagising niya. Ganun ba? Mauna na kami, salamat. Sige, tawagan mo ako. Bye. Chilay, pag nakakakita ka ng ganun, naiirita ka rin ba? Alam mo, ang totoo, pareho lang tayo. Nakakahiyang makakita ng ganung sitwasyon. Tama, hindi magandang pakiramdam. Hindi ko maintindihan, bakit kaya may mga taong gustong-gustong nanonood ng ball? May mga bagay na di dapat seryosohin at sinaharap ng nakatawa. Pero depende yun sa tao. Kaya ka nagkakaganyan dahil si Asa ang iyong nakita. Hindi totoo yan, Lay. Baliwala sa akin yung nakita ko sila. Total, magkasundo na sila ngayon at hindi ko na rin sila ngayon problema. Alam mo, sa tingin ko magaling ka talaga. Hindi ba sinabi mo, kahit nakita mo, pwede ka magpanggap na hindi mo nakita. Pero yun, nakita ko talaga. Naku, baka mamaga ang mata ko nito. Okay lang ang umiyak ka. Bakit ako iiyak? Wala naman akong dahilan. Pwede mong pahiram ng likod mo sandali. Nandito na po ako.
Ano pong ginagawa ninyo? Pawag nyo sabing umutang na naman kayo! Aba! Naku, hindi anak! Sunshine, natatakot kaming baka magkilala ka, kaya di namin agad sinabi. Dito sa Taipei, wala na tayong ikabubuhay. Alam ko po. Bagsak na ang ating ekonomiya. Layoff sa trabaho. Bankruptcy. At ako, wala na akong mapasukan pang trabaho. Pero anak, huwag ka mag-alala. Sa labas nitong bayan, may kaibigan ako. Isa siyang mangingista at meron siyang sariling bangka. Inalungan niya kami ng trabaho ng iyong papa. Kung ganon, lilipat tayo sa tabing dagat. Kaya bang mangisda ni papa? Aba! Oh! Wala ka bang bilib sa akin, anak? Tanungin mo ngayong mama. Hindi ba madalas ako magbasa ng mga libro at magazine tungkol sa pangingisda? Marami na siya nabasa! At sabihin mo sa kanya madalas kong panoorin! The Fish King! Ano pa? At syempre, anak, tungkol lahat yun sa pangingisda. Kaya ko yan! Magdiwala ka! Kaya ang desisyon ko, habang buhay, ang alo ng dagat ay sasabayan ko! Iaasa natin ang buhay natin sa dagat! Tama! Maglalayag kami sa karagatan! Masaya kung maglalayag tayo sa dagat! Sasama ka ba? Sasama ka ba? Masaya talaga ang maglakbay kung sama-sama sa dagat. Ang totoo, anak, nung isang linggo ko pa nabanggit ito sa papa mo, ang tungkol sa kaibigan ko, yun yung panahong natanggal siya sa trabaho. Mula kahapon, anak, hanggang kagabi, pinag-isipan namin yung mabuti ng iyong papa. Kaya huwag mong iisipin, inililihim namin sa iyo ang lahat, Chanchay! Ma, hindi ako masaya sa pasyanyong yan. Iniisip ko kasi ang trabahong yon hindi bagay kay Papa. Tingnan mo yung Papa! Matapang! May initiative! Desidido! Kaya wala problema! Sigurado ba kayo dyan, Ma? Oo! Pero bakit parang napipilitan lang siya? Hindi naman, anak! Alam mo ba, yung kaibigan ko siyang bahala sa pagkain namin at bahay. Kaya naman, anak, ang Papa mo, kakayod ang mabuti. At yung pera kikitain niya, yun naman ang gagamitin mo sa iyong pag-aaral. Ganon din naman sa upa dito. Yun namang susuelduhin mo sa trabaho, yun na lang ang gagamitin mong pangbaon sa eskwelahan. Anak, ito lang ang naiisip naming paraan. Ano sa palagay mo? Hindi ba maganda? Oh, tama, anak. Sanjay, alam naming mahirap para sa ating lahat, pero kailangan mo maintindihan. Pa, Ma, ibig bang sabihin nun, maiiwan ako mag-isa dito? Pero anak, kailangan. Malaki na ang nagastos namin sa pag-aaral mo sa Yingte. Ngayon kung hihinto ka naman sa pag-aaral mo, yung pera pinaghirapan namin ng papa mo, maglalaho na parang bula. Ba't naman kayo ganyan? Hayaan mo, Sanchay. Huwag kang mag-alala. Isang araw, anak, kapag nakaipon na kami ng pera, o kaya magkaroon ng magandang trabaho, babalik kami at magsasama-sama tayo ulit. Pero kasi, sa ngayon, Sanchay, kailangan mo matutong mabuhay mag-isa. Sanchay? Kinakailangan mo lakasan ang loob mo. Tama, anak. Kailangan ko maging matapang. Honey, maging paakin na tayo. Marami pa tayong kailangan ilagay dito. Sige na, bilisan muna. Bilisan natin. Pa, Ma. Pwede po bang pag-isipan niyo muna mabuti? Maaari bang huwag muna kayong umalis? Sanjay, susulatan ka naman namin. O kaya anak, pwede mo naman kaming tawagan. Ma? Anak, pag mag-isa ka na dito sa bahay, huwag mong kalimutan isarado ang pinto at mga bintana. At kapag lalabas ka, magdala ka ng ekstrang damit, ha? Kumain ka ng marami. Huwag ka magtitipid para lang makaipon. Kumain ka palagi ng noodles, anak! Tsaka, anak. Mag-isa na lang si Sunshine ngayon? Mama at papa niya lumipat ng ibang lugar? Ito po bang dalawa? Oo, tama ka nga. Mag-isa na lang ngayon si Sunshine. Hindi siya makakapagtrabaho ngayon. Kasi ngayon hindi nang alis ang mga magulang niya. $180. Sanay bang mangisda ang papa niya? Hindi ko nga alam, kaya nga ako nag-aalala. Baka pag nagkataon, magdadrop na siya sa darating na semester. Hindi ko na makikita si Sanchay. Siguradong malulungkot ako. Thank you for coming, sir. Siguradong malungkot din siya. Pag akong iniwan ng aking mga magulang, mamamatay ako. Talaga, Xiaoyu? Kapag umiyak si Sunshine sa harapan ko, yayakapin ko siya. At sasabihin ko, Sunshine, kung nalulungkot ka, heto ang aking balikat.
Malay mo, mamaya makasalubong ko siya sa school. Sana nga pumasok siya ngayon. Kaya niyang harapin lahat ng problema. Malakas kasi ang kanyang loob. Alam mo, sinasarili ni Sunshine ang problema niya. Ayaw niyang ipahalata. Hindi siya matapang. Ayaw niya kasing kinakawaan siya ng iba. Ano ngayon ang gagawin natin? Shingha, ngayong hindi na niya kasama ang kanyang mga magulang, kailangan mo siyang bantayan. Oo naman, ingatan ko ang aking prinsesa Sunshine. Biruin mo, isang araw lang, bigla na lang siyang nag-iisa. Pero kung sa pagmamahal, wala siyang problema. Talaga? Huwag mo nang palalain pa. Xiaoyu, meron ka bang sasabihin? Naku, wala. Sa tingin ko nga, mabait ka talaga. Xiaoyu, ito lang ang masasabi ko. Salamat sa paghanga. Pero sa tingin ko, hindi tayo bagay. Di dahil hindi ikaw ang type ko. Alam mo kasi, ang puso ko ay para lang kay Sunshine. Pasensya ka na. Xiaoqi? 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 Ba't di mo sinasagot ang mga tawag ko? Halos nandito ka araw-araw, hindi ka na umuwi at pumapasok sa school. Nag-aalala na kami. Tinatanong ka ng iyong papa. Ayokong nakikita kang ganyan. Mawag niyo na po ako intindihin. Okay lang po ako. Nagkagalit ba kayo ni Dao Mingzi? Gusto mo bang tawagan ko siya? Ma, please, wag niyong gawin yan. Kung talagang inaalala niyo ako, at ayaw niyo ako mapahiya. O sige, hindi ako tatawag. Sinabi sa akin ni Dao Mingfeng, nakikipagkaibigan ka daw dun sa babaeng si Shansai. Hindi kaya oportunista ang babaeng yun at meron siyang balak? Huwag kayo magsalta ng ganyan. Isa siya sa mga importante kong kaibigan. Ba't kayo naniniwala sa sinasabi ng iba? Hindi niyo ba alam na masama yan? Ma, I'm sorry. Hindi kita masisisi. Sana ako'y papakiusap. Simula sa araw na ito, mamumuhay ako mag-isa. Shotsu? Madilim kasi sa labas. Meron lang ako nasagi. Ang tagal mo naman kasing buksan. Pwede ba akong pumasok? Talika. Maupo ka. Mukhang ginabi ka yata ng punta. May gusto sana akong sabihin. May sasabihin ka? Hindi kayang sasabihin niyo sa akin ay tungkol sa nangyari sa kanila ni Dao Mingzi? Alam mo kasi... Ayoko marinig ang tungkol dyan! Xiaozu, siya nga pala, hindi ka ba nagtataka kung bakit mag-isa lang ako dito ngayon? Napansin ko nga. Lumipat na kasi sa ibang bayan ang mga magulang ko, kaya simula ngayon, mamumuhay ako ng solo. Alam mo, sa tingin ko mukhang exciting, hindi ba? Tama ka nga, walang magbabantay sa'yo at wala na ring maninita. Oo nga. Kaya nga simula ngayon, lahat na may kinalaman sa akin sarili, ako nang bahala. Kaya nga, wala na akong lakas para intindihin ng iba o isipin ang problema ng iba. Ngayon kung kailangan mo ng advice mula sa akin, hindi na muna kita matutulungan. Sunshine, ayaw mo ba akong kaibigan? Hindi. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Alam mo kung naiinis ka sa akin, hindi kita masisisi. Dahil nagsinungaling ako,
Siguro dahil sa naiingit ako sa'yo, kaya di ko masabi ang totoo. Ang gabing yun, wala talaga nangyari sa amin. Ang sabi sa akin ni Asa, hindi niya ako kayang mahalin, kaya talagang wala nangyari sa amin. Ang buong akala ko maganda na ang katawan ko, kaya kapag nagubad ako, maakit siya at, yun, alam mo na, matutukso siya at gagawin niya ang inaasahan ko. Kaya naman talaga nagubad ako sa harap niya. Nakakainis nga wala siya naramdaman kahit ano, hindi tumingin. Yun ang pinakamalaking insulto sa babae. Isa pa, pinakiusapan ko si Mama. Napuntahan si Dao Mingzi at i-cancel ang kasal. Pero bakit? Akala ko ba maayos ng relasyon yung dalawa? Kahit magkahiwalay kami ni Asa, sana maging magkaibigan pa rin tayong dalawa. Nagpunta ako dito para sabihin lahat sa'yo. Una ang tungkol sa plano ko sa kasal namin ni Dao Mingzi. Nakilala kita at naging kaibigan mo. Masaya ako, Sunshine. Pasensya ka na. Sinisipon ako pag umiiyak. Sinabihan ko pa siya ng hindi magagandang salita kanina. Kung minsan iniisip ko, nakakainis ang ugali niya. Pero nasasabi niya ang gusto niya. Pagkatapos nagpunta pa siya dito kahit gabi na, para lang sabihin sa akin ang lahat ng ito. Paano, alis na ako? Shoutsu, kung hindi mo mamasamain, gusto kong maging kaibigan mo. Salamat sa'yo, Sunshine. Simula ngayon, hindi na kita bibigyan ng problema. Shoutsu, makinig ka sa'kin. Kung talagang kaibigan ang turing mo sa'kin, huwag mo intindihin ang nararamdaman ko at magpakatotoo ka. Oo, gagawin ko yan. Alis na ako. Bye. Ah, nakalimutan kong sabihin. Tinanggihan ako ni Dao Mingzi dahil ikaw pa rin ang laman ng puso. 4 na lalaki daw pong pumasok doon. Master Dao Mingzi. Nakabalik na pala ang aking anak. Sabihin mo sa mga katulong, ipaghanda siya ng pagkain. Huwag ka na magabala. Hindi pa naman ako nagugutom. May gusto lang sana ako sabihin sa inyo. Saan mo natutunan na magaspang mong ugali? Mula nang pumasok ko kanina, na hindi ka man lang gumalang. Ma. Bakit, anak? Ngayon bang binata ka na? Hindi ka na pwedeng yumakap sa iyong ina? Gusto kong i-cancel ang kasal namin ni Shoutsi. Anong sinabi mo? Nagkausap na kami ni Shoutsi. Hindi ko siya mahal. At hindi ko siya pakakasalan. Kung ganun, tumawag ka sa pamilya niya ngayon din at humingi ka ng paumanhin. Kunwari, wala akong alam sa pangyayari. Ayoko. Ginawa ko lang ang nararapat kong gawin. Hindi ko kailangan humingi ng paumanhin. Tawagan ang pamilya ni Shoutsu. Hanapin si Mr. Ho at ako ang kakausap. Papa! Teka! Asa! Anong ginagawa mo? Ma! Makinig kayo! Mahal ko si Sanjay! Wala ko ibang pakakasalan maliban sa kanya. Makinig ka! Hindi ikaw ang magdedesisyon sa iyong buhay. Ang anak ni Mr. Ho na si Shoutsu ang napili ko maging daughter-in-law. Ito ang tandaan. Ang pangalan ng hampas lupang niya. Huwag na huwag mong mababanggit dito sa ating pamamahay. At kahit kailan hindi pwede tumutong dito. Ma! Ba't pati kaligayahan kung pinakikialaman niyo? Iniisip niyo lang ang inyong sarili. Tignan niyo nangyari sa kapatid ko. Inalayo niyo siya sa kanyang minamahal. At ipinakasal sa anak mayaman. Kahit hindi siya nagre-reklamo, alam kong masakit yung para sa kanya. At yun ang pinakamalaki niya pagkakamali. Hindi ako gagaya sa kanya. At makikinig sa inyo. Ito lang ang aking masasabi. Hindi ko papayagan dumisan mo ang pangalan ng ating pamilya. Tuloy ang kasal ninyong dalawa anuman ang mangyari. Hindi ako magdedesisyon tungkol sa bagay na ito. Kami ng papa mo ang gagawa ng paraan para manatili ang ating negosyo. Alam niyo dahil sa inyo pagiging makasarili. At ang pagpapakasal ko kay Shoutsi,
pagsisisihan niya habang buhay. At ako, habang buhay ko dadalhin yun. Ma, gusto niyo ba talaga sirahin ang buhay ko? Ang balak mong pagpapakasal sa hampaslupang siyansay na yan, yan ang sisira ng iyong buhay. Kung ang negosyo ng pamilya ho at ang business ng pamilya natin ay hindi magkakasama, hindi mo kakayanin ang kompetisyon sa market kung ikaw na ang hahawak. Kung may natitira ka pang kahihilan, pakikinggan mo ako at susunod ka sa akin mga sinasabi. Ma! Iniisip niyo lang ang negosyo! Pera! Ba't kaya hindi niyo subukang isipin ang kaligayahan ng inyong anak? Ayaw niyo ba akong maging masaya, Mama? Ma, talagang ba gusto niyo akong masira? Tumahimik ka na! Hindi kayo magpapatakbo ng buhay ko. Hindi kayo sisira na kaligayahan ko. Sana nga, hindi niyo ako naging anak. Sana hindi na lang ako si Daming Tse! Pabalik ka rito! Asa! Anong klaseng bahay ito? Oo nga, parang kasize ng bathroom sa bahay. Bakit ba kayo nagpunta dito? Hindi zoo ang bahay ko, kaya wala kayong makikita. Hindi mahalaga ang laki ng bahay. Ang mahalaga, safe ka. Delikado kung nag-iisa ka. Oo, pero okay lang naman ako dito. Talaga? Papuntayin na lang natin si Azzy. Wag! Ba't ayaw mo? Walang ibang dahilan. Maliit lang itong bahay. At hindi rin naman siya makakaupo. Sigurado ako maiinip kayo, kaya aalis din kayo. Bakit niyo pa siya papupuntayin dito? Ano nga kaya ginagawa ni Azzy ngayon? Hindi siya pumasok kanina. Ang akala ko ba okay na silang dalawa ngayon ni Shoutsu? Sanchai, may balita ka na ba sa kanilang dalawa? Aba, malay ko sa kanila. Uminom na lang tayo at huwag na natin siyang pag-usapan. Sino kaya yan? Teka, sandali lang, titingnan ko ah. Andyan na! Cheers! Cheers! Cheers. Ugh! Iba ang lasa ng beer pag hindi malamig. Ang buong akala ko, hindi na tayo magkikita, Shanchai. Pero may isang bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ang mama ni Shoutsu, si Madam Ho at ang anak kong si Azel, halos sabay nila akong kinausap para ikansila ang kasal. Hanggang kailan mo pa iikutin ang ulo ni Dao Mingse? Hanggat hindi mo nakukuha ang lahat ng gusto mo? Pero wala po akong ginagawa. Alam kong yan ang isasagot mo sa'kin. Mukhang mahusay ang parang itinuro sa'yo ng iyong mga magulang. Na kahit ang isang normal na tao, hindi mag-iisip o maghihinala sa maruming paraan mo. Auntie, bumababa ang paggalang ko sa inyo mga sinasabi. Anong paggalang ang sinasabi mo sa akin? Ganyan ba ang sinasabi mong paggalang? Auntie, sa tingin ko si Asi at si Shoutsu, meron na konti hindi pagkakaintindihan. Meron man o wala. Sa tingin ko, hindi ka nabibilang sa aming lipunan, kaya wala kang karapatang magbigay ng opinyon. Nabalitaan ko nga pala na ang mga magulang mo'y lumipat na sa tabing dagat. Nakakaawa ka naman. Bakit naman kasi napakataas ang kanilang pride? Sana tinanggap na nila yung $10 million para walang problema. Hindi naman kaya ang pagdadala mo ng mga lalaking ito sa inyong bahay ay bahagi din ng iyong maruming balak? Huwag niyong kalimutang may matalas ng ngipin ng tigre. Matandang mangkukulam. Ano? Matandang mangkukulam? Sino pa ba? Ikaw ang kausap ko. Baliw na mangkukulam. Kung ayaw niyong mawala ang inyong anak, ibili niyo siya ng kulyar at itali niyo sa inyong bewang. Sandali lang, Shanchai. Sino ka ba sa akala mo? Wala kang karapatang pagsalita ng mga ganyan. Wala akong sinabi sa lipunan. At sa inyong paningin, damong ligaw lang ang katumbas ko. Pero isang bagay ang malinaw kong sasabihin. Ginagawa ko ang lahat para hindi ako maliitin ng mga tao. Alam niyo, ngayon ko lang nalaman para pala kayong walang pinag-aralan. Kayo ang pinakamasamang tao ang aking nakilala. At para sa inyo, ang anak niyo lang ang pinakamahalaga. At ang iba, para sa inyo walang kwenta. Hindi na kayo dapat nagpunta pa. Umalis na kayo! Ang galing mo! Sanchai, pinabilib mo kami ah. Nakita mo ba ang mukha niya? Akala ko nga, sasabog na eh. Sanchai,
Sabi mo damong ligaw ang tulad mo. Pero ang tapang ng isang damong ligaw, talaga namang hinangaan ko. Believe kami sa'yo. Hindi ko kasi matanggap ang mga sinabi niya. Kaya hindi ko napigilan ang sarili kong pagsalitan siya na hindi maganda. Ah, kung ganon, break na pala si Shaozi at si Azzy. Sabi ko na nga ba sa inyo, hindi magtatagal ang dalawang weird na yun. Pero ang bilis naman yata. Sansay, ano ang gagawin mo? Hindi basta susuko ang mama ni Ace. Tama nga si Leydon. Kailangan natin umisip ng paraan. Hindi mo to pwedeng takbuhan. Hindi ako tatakbo at hindi rin ako magpapatalo sa kanya. Habang tinatapakan niya ako, lalo akong lumalakas. Makikita niya ang tapang na isang damong ligaw. Paano mo nga pala sa lalabanan? Paano nga ba yun? Siya ang female tycoon ng buong hotel industry. Isa pa, siya ang reyna ng Daoming Corporation. Eh, ano naman sa akin? Tao pa rin naman siya. Alam mo, hindi mo siya kilala. Kaya niyang pabagsakin ng sino man, anumang oras. Nakakainis na kayo. Kanina lang sumusuporta kayo. Tapos ngayon, pinahihinaan niyo loob ko. Pero hindi pa rin ako magpapatalo sa kanya. Hindi sa ganon, Sanchay. Gusto naming malaman ang eksaktong plano mo. Naisip kong... Ano ba? Bakit kayo ganyan? Okay, pag-date ka kay Ace. Ano sa tingin mo? Ayoko. Huwag na lang. Magandang ideya yun. Makipag-date ka dun sa anak at asarin mo yung nanay. At dun magsisimula ang gera. Yun ang pinakamagandang paraan para labanan ang mama ni Azu. Alam nyo, hindi ko kayo maintindihan. Tama nga yung Mitsuo. Bakit hindi nila sila mag-anak? Siguradong panalo yun. Kami mag-aanak? Mukha yatang malaking kalokohan yan. Baka itakwil ng Reyna ang bata. O kaya kunin yung bata tapos si Shansai... Teka muna sandali. Sinabi ko ba sa inyo ngayon na seryosohin natin ang usapan? Sinabi mo na. Pwede ba nating i-rewind? Babawiin ko lang ang mga sinabi ko. Aba, hindi na pwede. Pumapalakpak na ang audience mo. Ano ka ba? Sinabi mo na, Sansai. Wala nang dahilan para umurong ka pa. Wala kang dapat na ikatakot. Isa pa, hanggat mahal ka ni Ace, kahit hindi mo paharapin ang Reynang yon, hindi ka pa rin makakaiwas sa gera. Ano man ang mangyari. Nandito kami tatlo para tulungan ka. Tama yon. Kailangan ituloy mo. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin. Kung ako lang ang papipiliin, mas gugustuhin kong kasama si Lei at hindi si Daoming Ze. Alam ni Lei kung paano alisin ang aking inaalala. Pero napakasama talaga ng ugali ng mama ni Daoming Ze. Kung lumaki siyang kasama ang ganong klaseng tao, siguradong puno ng problema ang mundo niya. Pero ano nga bang nagtulak sa akin para sumugod sa labanang yun? Siya ba ang pinaglalaban ko ngayon? Alam niyo, kung hindi lang naging matigas ang ulo ni Ace at basta na lang niya tinanggap si Shaozi, sa bandang huli, lahat tayo masaya. Kung ganun pala, yung sinabi natin kanina kay Shansai na makipag-date kay Ace ay hindi pala isang magandang ideya. Di ba mayroon tayong kasabihang the future is in your own hands? At alam nating lahat yon. Pero sa aking palagay, hindi bagay sa atin ang kasabihan na yun. Huwag mo nang sabihin yan. Lei, kung sakaling hindi mo give up si Sanchay para kay Ace, ano kaya mangyayari? Magkakapatid tayo, pero di natin alam ang feelings ni Lei. Hindi dahil sa kinakampihan ko si Ace. Kaya lang, ang sinabi mong yun, hindi yun makakabuti sa ating lahat. Uminom tayo sandali. Yung tinitirhan ngayon ang hampas lupang yun. Maging ang mga lupang nakapaligid doon, bilhin mong lahat. Opo, madam. Ako na pong bahala. Seryoso ka ba talaga? Nalaman niya hindi na ako magpapakasal at tinama niya si mama? Oo, pero bitiwan mo na ako. Nasasaktan na ako. Sasabihin sana namin sa'yo kagabi. Kaya lang hindi namin alam kung nasan ka. Oo nga, at alam na ng mama mo kung saan siya nakatira. At ang personality niya, hindi siya basta manunood lang. Mag-isa na lang si Sanchay ngayon at delikado siya sa iyong mama. Kinakailangan natin itong pagplanuhan. Kinakailangan natin siyang bantayang mabuti. Hindi na. Huwag na lang. Makinig kayong dalawa. Huwag kayong pupunta ron. Nag-iisang babae. Tapos may dalawang kasamang manyak. Mas delikado yung kaysa mama ko. Ano ka ba, sir? You're barking up the wrong tree. Anong bark? Wala akong pakialam kung sino yung tinahulan. Basta wala sa inyong pupunta.
Teka, Lay, hindi ka rin pwede pumunta. Okay, walang pupunta sa amin. Ikaw na lang ang pumunta and ride like a knight in shining armor. Ano bang ride yan? Tigilan mo na ang kabastusan mo. Anong bastos? Ano bang iniisip mo? Sabi mo kanina, ride like a knight. Ibig sabihin, protektahan mo siya. Pero saan mo sa akin kanina, ride? Ride like a knight, ibig sabihin, protektahan mo siya. Ito talagang weird na ito. Ano ba yung pinagsasasabi nyo? Pwede ba tumigil na kayo? Kayo ba ito mga weird? Seryoso, sinasabi namin sa'yo kanina. Para kasi kayo may balak kay Sanchay. Ho? Huh? Baka naman ikaw may balak. Aga to, talaga dito. Teka! Aray! Aray! Tama na! Sino? Galing kina Mama. Dear Sanchay, kumusta na ngayon ang mahal kong anak? Talagang miss na miss ka na ni Mama. Alam mo, pinipilit kong masanay sa ganitong klaseng buhay sa tabi ng dagat. Pero anak, pasensya ka na muna, ha? Sa ngayon kasi, hindi pa kami makapagpadala sa'yo ng pera. Kaya pansamantala, yung perang kinikita mo sa iyong trabaho, kung maaari, tipirin mo muna. Ang iyong papa naman sa ngayon, talagang sinasanay na rin naman niya ang kanyang sarili sa pangingisda. Sa tuwing mangingisda, palagi siyang nahihilo at nagsusuka. Ang gagawin na lang niya, uuwi na lang siya at magpapahinga. Kaya nga mas madalas wala talaga kaming kita. Pero magkaganon man, ginagawa pa rin ng papa mo ang lahat. Sanchay, ingatan mo sanang mabuti ang iyong sarili, ha? Wala ako dyan para samahan ka. Lakasan mo ang loob mo, anak. Love, Mama. Diyan ka na pala, Sanchay. Siya nga pala, mag-impake ka na. Bakit po? Dahil po ba hindi pa ako nakakabayad ng upa? Pag nakasweldo na po ako sa susunod na buwan, ibibigay ko na po sa inyo kagad. Sige na, parang awa nyo naka, na. Nakaining, may pagbili ko na itong bahay. Kaya hindi ka na pwede rito. Ang mabuti pa, maghakot ka na at umalis ka na ngayon. Tungkol naman dun sa hindi mo nabayarang upa, ganito. Huwag mo nang bayaran. Binabalaan kita. Huwag ka na magpaumaga rito. Dahil bukas, may mga taong darating. Baka itapon sa labas lahat ng mga gamit mo. Ikaw rin, babalik na lang ako pagkatapos ng 2 oras. Saan ako pupunta?
siya umalis dito. Sagutin mo ako! Aba, malay ko sa kanya. Baka dahil umalis ng mga magulang niya. Isa pa, malaki na rin ang utang niya dito sa bahay. Kaya umalis na siya. Tumigil ka na nga dyan. Hindi siya nakakabayad ang upa, kaya siguro pinalis mo siya. Ano magsalita ka? Mga kapitbahay! Halika dito! Tulungan niyo ako! Huwag kang tulungan ako! Saan pupunta? Tulungan niyo ako! Sanjay, naubos ang pasensya ko. Tawagan mo ako. Malalim na ang gabi. Kung tatawagan ko si Shing o kaya si Xiaoyu, parang nakakahiya naman yata yun. Pero wala na rin akong pera. Mukha yatang dito na ako sakali matutulog. Tawagan ko na lang kaya. Lobat. You have 10 messages. Sanjay, nasaan ka ba? Tawagan mo ako. To repeat, press 1. To listen for the next message, press 2. Sanjay, si Daming Sito. Ano ka ba? Nasa ka ba ngayon? Tawagan mo ako. Konti na lang ang pasensya ko. Tawagan mo na ako ngayon. Nag-aalala na ako sa iyo, Sanjay. Tawagan mo na ako. Sanjay, nasa ka na ba talaga? Kahit na anong oras, pag narinig mo to, tawagan mo ako. Daming Sito. Nag-aalala na ako sa'yo. Sanjay, sabihin mo kung nasaan ka. Please, tawagan mo na ako. Sanjay! 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 Teka, Tao Mingsi, ba't mo ako dinala dito? Hindi ako pwede dito. Haharap
Hanapin natin yung si Mama. Hindi ba tagawa mo na siyang hamunin? Magkasama tayong dalawa, ano man ang mangyari. Nasaan si Mama? Sir Dowming, sir, wala po si Madam. Umalis po siya ngayon papuntang London. Marami daw po siyang business meeting, kaya matatagalan po bago siya makabalik. Mabuti naman, pwede ka na dito. Teka muna sandali, hindi ka ba nabibigla? Pakidala na to si Yasuo. Teka muna sandali lang, pag-isipan ko muna ang lahat. Marami akong sinasabi sa iyong mama kahapon, tapos ngayon nandito ako. Masyado ko marami sinasabi. Dali mo na nga yan. Sige na, tumigil ka na dyan. Sige na, mahimik kayo. Mahiya naman kayo sa inyong ginagawa. Tila yata ang bahay na ito ay nawawalan ng disiplina. Buhay pa pala matandang to. Auntie Jade. Sino siya? Auntie Jade, bakit kayo bumalik? Kung ano man ang dahilan, kaibigan ko siya. Dito na siya titira. Kung ganun, ikaw pala si Shan Chai. Siya nga pala yung master. Nagpunta ang iyong mama sa London. Bago siya umalis, pinakiusapan niya akong bumalik dito at ayusin ang lahat. Ang sabi ni Madam sa akin, habang wala siya dito, kailangan merong isang mag-aasikasong tao. Kaya naman kinailangan kong bumalik. Ang babaeng to, matanda na, pero may otoridad kung magsalita, para siyang may kapangyarihan. Kung ipipilit ni Young Master ang pananatili ni Shan Chai dito sa bahay, susundin ko ang kanyang kagustuhan. Miss Shan Chai, magsisilbi kang katulong sa pamilya Tao Ming. Katulong? Si Shan Chai, gagawin mong katulong? Auntie Jade, resulta ba'y na pagiging ulyanin? Young Master, sa pagkakatanda ko, kahit minsan hindi ko kinausap ng iyong papa ng ganyan. Ang mga kabataan talaga ngayon, takot humarap sa mga responsibilidad. Hanggat may isang masasandalan sa buhay na ito, hindi siya kailanman magsisika para sa kanyang sarili. Ikaw matanda ka? Kapag hindi ka tumigil, baka hindi ako makapagpigil. Maging patas naman sana kayo. Hindi ko po sinabing dito ako titira. Nagbago na ang panahon. Hindi marunong magtrabaho ang kabataan sa ngayon. Ni hindi nyo nga yata kaya magbuhat ng isang sakong bigas o tanggapin at harapin ang hamon ng buhay. Pero mama, sa isang kondisyon lang. Kung dito ka, Shan Chai, titira sa bahay, bakit hindi mo gamitin ang lakas ng iyong katawan kapalit ng pagtuloy mo dito? Bakit hindi mo gamitin ang iyong abilidad kapalit ng pananatili mo dito at pagkain? Oo, bakit hindi? Mamugli po sana akong maliitin. Kung mananatili man ako dito sa bahay, tandaan nyo, hindi ako magiging pabigat. Talaga? Sigurado ka ba? Magagawa mo lahat ng aking sinabi? Oo, tama kayo. Sa pagtigil ko sa bahay na ito, pwede niyo akong bigyan ng trabaho. Tumigil na nga kayong dalawa! Hindi ako papayag gawin mo yan. Auntie Jade, tigilan niyo na yan! Tao Ming, sir! Sa tingin ko, tama ang mga sinabi niya. Alam mong wala akong pera at matutuluyan sa ngayon. Isa pa, meron rin akong gustong patunayan. Alam ko namang babalik ang iyong mama anumang oras. Ano na lang ang sasabihin ko sa kanya? Alam nga naman sabihin kong pinalis ako sa inuupahan ko at pumunta ako dito at nakiusap sa'yo. Dapat may dahilan ako. Kung sasabihin ko nagsilbi akong katulong, kahit paano taas na upa rin ako. Ano bang pumasok sa utak mo? Gusto mo bang itrato kitang taga-silbi? Pero kasi... Wala nang pero-pero. Hindi niyo ako makukumbinse. O sige. Mag-iisip ako ng ibang paraan. Gusto mo ba talaga magsilbi dito? O sige, bahala ka na nga. Kung ganon, Shan Chai, hayaan mong ako ang magsanay sa'yo sa gawaing bahay. Napakalaki ng bahay na ito at napakarami ring dapat gawin. Kaya sa palagay ko, hindi ka maiinip. At huwag mong isiping dahil sa kaibigan ka niyang master ay magiging mabait ako sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo. Ilakas mo, hindi kita marinig. Opo! Magaling. Mabuti kung ganon. Sumunod ka sa'kin. Magpalit ka ng damit mo. Pasok. Matagal ding hindi kita nakita, Young Master. Binata ka na. Auntie Jade, ano bang pinaplano nyo? Alam nyo, si Shan Chai ay aking... Si Shan Chai ay aking bisita. Tapos ginawa niya katulong dito? Binata ka na nga, Young Master. Hindi ka na ngayon nakikinig kay Auntie Jade.
Natatandaan mo ba nung grade 3 ka pa lang? Si Young Master umiihi pa rin sa kama. Pero ngayong malaki ka na, kinakausap mo na ako ng pabalang. Auntie Jay, di ba kaya kayo nagretiro dahil nakita ang likod nyo? Ba't bumalik ka? Isa pa, matanda na rin kayo. Hindi kayo dapat nagtatrabaho. Ano? Lagi kong sinasabi, hanggat kailangan ng serbisyo ko ng pamilya, Taoming, si Auntie Jade mo hindi magre-retire. Ang iyong mama ang nakiusap sa akin bumalik. Dahil sa'yo kaya niya ako pinabalik. At sa babaeng yan. Si mama? Bumalik ka lang dito para tulungan siya? Ano bang iyong sinasabi? Iniisip mo bang isa akong manikan disusing kinokontrol ng mama mo? Na wala akong kakayahang magdesisyon para sa akin sarili? Kahit na ang nagpabalik sa akin ay yung mama, tandaan mo, pagdating sa pamamahala ng bahay, walang ibang masusunod dito kundi desisyon ko. Pag meron kang ginawang pagkakamali, tandaan mo, hinding-hindi ko palalampasin yon. Ulyanin ka na nga. Hindi mo na alam ang mali sa tama. Maaari ngang ulyanin na ako. Pero sa nakita kong pag-uusap ninyo ng babaeng yun kanina, mukha yatang siya ang espesyal na babae para sa'yo. Siguro nga ako'y matandaan at ulyanin. Hindi ko alam. Nagkamali ako. Sige na. Sandali lang. Ano yon, Young Master? Ano bang binabalak nyo? Maaring matanda na ako at ulyanin. Pero ang puso ko naman ay hindi bakal. Sige. Naisip ko lang na pwede ko siyang gawing personal maid ni Young Master. Ko gising ka na. At bago dumating alas 6, ang entrance hall at buong sahig nito kailangan malinis na. Alas 7, nakahanda na ang agahan. At ikaw naman, pagkatapos sa eskwela, wala kang ibang pupuntahan. Hindi pwede ang lakwatsa. Bumalik ka dito at ituloy ang trabaho. Naiintindihan mo ba? Bilang katulong sa bahay, bawal ang lihim dito. Ganyan ang tamang pagsisilbi sa mga amo. At nakapag-desisyon na akong gawin kang personal maid ni Young Master. Ako ang batas sa pamamahay na ito. Makinig ka simula bukas. Ikaw na ang magiging tagagising niya tuwing umaga at ikaw ang mag-aasikaso hanggang sa matulog siya sa gabi. Ngayon, gisingin mo na si Young Master. Bilisan mo na dahil baka mahuli siya sa eskwelahan! Isang kalukuhan. Siya daw ang batas sa bahay na ito. Napabaliw ba siya? Hindi ako makapaniwala. Naging personal maid ako ni Taoming, sir. At kailangan ko siyang gisingin palagi. Ang trabaho'y trabaho. Parang pangkaraniwang araw lang. Taoming, sir? Sir Taoming, sir, oras na napagising. Sir Taoming, sir, gumising ka na. Gumising ka na, baka maliit ka. Ano ba to? Wala man yung reaction. Kumatulog parang patay. Titigan ko siya ng malapitan. Matangusin pa ng ilong niya at mahaba ang mga pilik mata. Ah! Ano ba, Rico? Bitiwan mo ako! Bastos ka talaga! Bastos ka! Bastos! Aray, ano ba? Bakit mo ba ako hinahampas ng unan? Inaano ba kita? Bakit hindi kita hahampasin? Nagtutulog-tulogan ka! Mali ka na akala. Panaginip lang pala. Siguro bastos yung panaginip mo, no? Ang aga-aga kung ano nung iniisip mo. Pwede bang pigilan ang panaginip? Bakit ka namumula? Hindi, no? Tumayo ka na nga dyan. Malilate ka na.
小孩，只懂在你怀里怀爱，你要的爱不只是依赖。而像个大男孩，风吹又日晒，生活自由自在。像个大男孩，风吹又日晒，生活自由。